Careful, okay? Let's go. Come here. I want to go again. That's enough. We go now. You're late already. Let's go. Whoa, there. Come here. We go down now, Eli. Here. Come here. Eli, that's enough. I told you. You go down now. Come here. You can slide. Just slide. Slide down. Where's the slide? Smile. Slide down. Yeah. Oh, careful. I'll go there. Where? I said to hide. Okay, go down now. Let's go. Good morning, guys. So, nandito tayo sa labas. Kakatid ko lang kay Eli sa daycare. Sobrang lamig. Minus 10 today. Pauwi na ako ng bahay. 9:30 na eh. Maaga kami nagising ni Eli, pero nagharot-harot pa kami. Sa bahay na tayo, guys. And ayan, naka-robe na tayo. Since nakapantulog lang kasi ako kanina nung hinatid ko si Eli. So, nagsuot lang ako ng panlamig. But anyway, magtitimpla muna ako ng kape, guys. Yan, as usual, ang mga kalat natin nandyan pa. Yan. And hindi na ako nakapag-video kanina sa labas. Kasi sobrang lamig talaga, guys. Eh, wala akong dalang gloves. Sobrang sakit sa kamay pag ganyan na. Minus 10 kasi ngayon. So, ayan. Magkape tayo. Masarap ang kape pag ganitong malamig. Lalo na pag galing ka sa labas. Ayan, wait lang, guys. Ilagay ko muna kayo dito. Ayan, tingnan muna ako ng kape. So Friday na naman, guys, and bukas may work na naman ako ng weekend. So yan, iwan na naman si Eli at saka si Daddy dito sa bahay. Di ko alam kung anong uulamin namin. Wala pa kaming pang-ulam. Pero naglabas si Daddy ng bangus. So, baka yun ang binuluto kami. And may corn beef dito. Yung ulam ni Daddy kagabi. Si Eli ayaw niya ng corn beef. Sobrang sunny, guys. At the same time, sobrang lamig din talaga. Itong buong linggong nakaraan, simula nung Monday, sobrang lamig. Minus 10, minus 12, minus 9. Tapos walang snow. Yun yung mahirap pag ganitong winter.
pagka ganyan na malamig, tapos hindi naman nagsusnow, pas sobrang lamig talaga pag ganyan. Anyway, ayan. Magkakape muna ako. So, si Eli, naka-shades siya kanina nung pumasok. Kasi natawanan siya ng mga kalaro niya. Bakit ka naka-shades? Hindi pa summer. Pero sobrang sunny talaga, guys. Ako, masakit siya sa mata. So, tapos yung reflection pa nung sunlight dun sa snow. So, yun. Sobrang, kumbaga sobrang liwanag. Masakit siya sa mata. And isa rin yan sa mga nagtitrigger ng migraine ko. Kapag ganyan na sobrang sunny. Tapos, sabayan pa ng stress, ng puyat. So, talagang, ayan, pag ganyan, sinusumpo ako ng migraine. Actually, kakatapos lang niya. Nung Tuesday. So, yun. Akala ko nga magtutuloy-tuloy. Eh, wala pa naman akong gamot. Kasi yung nung nakaraan, kumukuha ako ng gamot sa drugstore. Kaso, ubus na. Wala silang stock. Ang meron lang is sa City pa. So, medyo malayo. Hindi naman malayo-malayo. Pero hassle kasi kung doon pa ako pupunta para kumuha lang ng gamot. Eh, meron pa naman akong at least 3 piraso. So, susubukan ko ulit bukas or sa Monday. Baka meron dito sa may malapit sa amin. Doon kasi ako kumuha sa may malapit sa work. So, hindi kasi talaga ako pwedeng mawala nun. Dahil kapag sinumpong ako ng migraine, talagang wala na. Aabutin talaga siya ng, minsan inaabot siya ng 4-5 days. Ayan, ganun siya kalala. And, wala talaga akong magawa pag ganun. Nagkukulong lang ako sa kwarto. So, ayun. Ayan, magka-copy muna ako, guys. Enjoying ko muna tong copy ko. Habang nag-e-edit ng video. Kasi meron pa akong isang video na hindi ko pa na-edit. So, yun. Pasensya na kayo. Lagi lang tayo nandito sa loob ng bahay. Kasi, wala. Medyo tight yung budget natin this month. So, hindi tayo makagala. Nag-aantay lang tayo. Malay natin itong malapit na rin naman yung sweldo. So, ayan, okay lang. Siguro makakapag magagala na namin si Eli. Pero yung talagang month ng February, yung by end ng January hanggang ito, nitong month na to, sobrang tight ng budget. Pero ganun talaga. Kaya naman natin mag-adjust dyan. Kailangan lang naman natin, kung ano lang yung kailangan, yun lang yung binibili namin. And ganun naman talaga ako. Tawag nga nila sa akin, kuripot daw ako. Pero, nanghihinayang kasi ako, nabibili ako ng bagay na hindi ko naman gagamitin. Na nakastock lang sa kwarto or sa cabinet. So, yun. Anyway, yan, dami-dami ko nang sinabi. Pero, yan, magka-copy muna ako, guys. And, update ko kayo ulit later. So, yun, guys. Tapos na tayo magkape. And, papakita ko lang sa inyo itong bag na binili ko kay Eli. Anyway, yeah, may bag pa naman siya, yung isa. Pero kasi, yung bag niya na yun, ang daming mga nakalawit na ganito. Kasi, yung pinaka ganito niya, yung panlagay dito para hindi nalalaglag itong panglagay sa shoulder. Meron pa siyang isa pa na para naman sa may waistline. So, yun. Masyadong marami. Ang nagagamit niya lang naman yung panlagay dito sa may chest. So, masyadong maraming nakalawit. And ito, perfect tong size na to kasi yung isa na yun medyo malaki ng konti. And, yeah, waterproof siya. Tapos, meron din siyang kasama na parang pag naulan, so pwede mo siyang i-cover. Ayan, pwede mo siyang i-cover. Ayan, pwede mo siyang i-cover.
para hindi siya nababasa. So, yan, ganyan. Since malapit na yung spring, so, yeah, mag-start ng mag-ulan-ulan pagka nag-pumasok ang springtime. So, yan. Tapos, pwede mo lang siyang tanggalin din kapag hindi na umuulan. So, yan. And hindi siya mawawala kasi naka-hook siya dito. Ayan. Tapos, dito siya pwede ilagay. So, ayan. Yung isang yun, meron din yung isang bag ni ilal. Pero sa may ilalim naman nakalagay yun sa kanya. Pero ito, yeah, dito sa ibabaw. Tapos yan. Tapos meron lang teddy bear na nakalagay. Let's be wild. So, ayan. Tapos meron din lagayan ng water bottle dito sa may gilid. Yan. Tapos, ganyan siya. And open niya lang to. Very spacious to, guys. Yan o, malaming malalagay si ilay dito. Yung baon niya, tapos pwedeng extra clothes. May zipper din pala siya dito. Sa gilid. Tapos, meron pa rin siyang kasamang ganito. Yan. Ano to, guys? Yung pwede mo siyang upuan pagka, halimbawa, umulan. Then, or kapag winter, ganito. Pwede mo siyang ipapatong mo lang siya kahit sa sa yelo. Then, upuan na dito. So, hindi mababasa yung pants mo. So, yan. Meron siyang kasama. Cute. Tapos, yan. Ganyan siya kalaki. Spacious din. Tapos, meron pa siyang compartment doon. Yan. Kasi ang iPad dito. Dito sa ano na to. Try natin. Yan. Kasi yung iPad. Tapos, malaki pa yung space. So, yan. Cute. Papagamit ko na ito kay Ilay. Tapos, yan. Meron siyang lagayan ng name. As well as this one. Meron din siyang lagayan ng name. So, yan. Super cute din ng print, guys. Yan. Parang Indian na mga prints. Ayan, meron ganito. Tapos, yan, may mga arrow. So, yan. Napili ko lang ito sa Zalando. Online. So, yan. Matutuwa si Ilay kasi meron siyang bagong bag. Yan. Yung iba niya kasi bag, medyo maliit na sa kanya. Lalo na yung isang ginagamit niya. Pero, maganda rin kasi yun, yung isang bag na yun. And, ang alam ko same brand as this one. Nilabahan ko na nga, nandun sa bathroom, pinapatayo ko. So, yun. At tapos, na-adjust dito. Ayan. Pwede mo siyang i-adjust. Kung masyadong malaki. Ayan. Pwede mo siyang i-adjust dito. So, yan. Okay lang naman to kay Ilay. So, yan. Lagyan mo na lang to ng name. Tapos, ipapagamit ko na sa kanya sa Monday. Para meron siyang bagong bag. Pero gusto niya rin yun. Yung bag na ginagamit niya. Yung color green. Yan, meron siyang kasama. Yun nga, yung pinakita ko sa inyo, yung rain, ano ba to? Rain cover and insulated na seat pad. Yan, seat pad pala yung tawag sa kanya.
So, ayan. Papatry ko ito kay Eli mamaya. Naganda rin ang color, no? Ayan. Yellow, tapos blue, green, and brown. So, ayan, guys. Super cute. Mura lang ito. Naka-sale ito nung binili ko. Magkano ba ito? Nakalimutan ko na yung price. Pero alam ko naka-sale ito nung binili ko. Ang brand nito is Lasig. L-A-S-S-I-G. So, yan. Yan. Tapos, excited ako na ipagamit kay Ila ito. Yan. Super cute din ng bear, oh. Yan. Parang reflector siya, ito. Itong si bear. So, yan. Yun lang. Yun lang yung nabil ko kay Eli nitong nakaraan. Yung bag niya nga. Kasi ang dami kong binili sa kanyang damit nung December. Kasi diba nag-Christmas. So, yun. Binilan ko na siya ng mga damit. Kasi yung mga damit niya last year or nung 2021 na binili ko din nung December, medyo maiikli na sa kanya yung pants. So, yun, binilhan ko na siya ng bago. Pero yung mga pang-summer niya, okay pa. So, siguro kung ano, bibilan ko siya ng pang-summer, pero konti lang. Hindi naman, siguro yung mga sando lang. Kasi yung mga sando niya, yung iba maliliit na. So, yun. Tapos, lagi yung ginagamit pantulog. Eh, minsan sobrang init dito, guys, kapag summer. Masyado kasing dry ang hangin dito pag summer. So, yung parang nakakalambot pagka nainitan ka, talagang sobrang init. So, yun. Ayan. And nakapag-vacuum na ng konti dito lang sa sala. So, yan. Magliligpit-ligpit muna ako sa kitchen ulit. So, yun, guys. Ipe-prepare ko muna yung mga gagamitin ko. Then, I'll get back to you later.
Ayan guys, tapos na tayo dun sa collard rice natin. Pero iluluto ko pa siya. Hindi ko pa siya na gigisa. Ipuunahin ko muna itong leftover namin na corned beef. So, itutorta ko siya. Nilagyan ko lang siya ng itlog. Ayan. Limang itlog. Kasi medyo madami siya. Yung corned beef guys, dirty low carb siya. So, sa ngayon, wala pa tayong budget pang bili ng ating low carb diet. So, yan. Doon na lang muna tayo sa kung anong meron tayo. So, yun. Pipritunin ko lang to guys. Then, update ko kayo ulit later. Kasi medyo gutom na rin ako. So, yan na guys. Yung food ko for lunch. Cauliflower rice. And then, yung tortang. Corned beef. And pipino. Then, meron akong Pepsi Max and ketchup na without sugar. Tomato ketchup siya, guys. So, yan. Let's eat. So, yun, guys. Tapos na tayong kumain. And nakapag-shower na rin ako. About dun sa collard rice. The first time na nagluto ko noon, naaalala ko. Hindi ko siya piniga. So, parang may pakla factor. Alam niyo ba yung word na mapakla? Yung parang may dagta siya na parang maano siya sa ngipin. Pero ngayon, nabawasan siya. Pero parang hindi ko pa rin masyadong bet ang cauliflower rice. Siguro dahil sa texture. Siguro mas okay sa akin na kakainin ko na lang siya na nakakat ng maliliit. Yung florets ba yung tawag doon? Yun. Tapos i-steam or iluluto siya sa butter and sa bawang na may konting salt. Mas okay sa akin yun kesa dun sa cauliflower rice. Mas lalo akong magka-crave sa rice kapag yun yung kakain ko. So siguro, pero syempre kakainin natin yun dahil sayang naman yun. Yun lang, mali ko lang sana yung kalahati na lang yung ginawa ko. Pero nung piniga ko siya guys, nawala naman yung pagkapakla niya. Unlike yung before, naalala ko talaga hindi ko talaga makain. Yun. Tapos, siguro yung natira dun ngayon, iaano ko siya. Parang fried rice, dalagyan ko ng egg. Yun. Siguro mas maaano niya yung lasa ng cauliflower kapag siguro nilagyan ko ng egg. So yun lang. Pero busog na busog ako kasi hindi ko nga naubos yung torta na ginawa ko kasi medyo malaki siya. May natira pa ako na kapraso. So yan. Si Daddy susunduin niya na daw si Eli kasi may i-deliver siya na sushi sa daycare. Nag-order sa kanya yung nagtatrabaho dun sa daycare. So, yun guys. Antayin ko lang si Eli habang nagpapahinga. So, yun. Update ko kayo ulit mamaya guys. So, ito guys yung old bag ni Eli. Ayan. So, luma-luma na talaga. Meron na maliit na butas dyan. Ayan o. Tapos yung mark, may mga mark na ganyan. So, yan. Luma na siya talaga. Anyway, may bago naman na siya. So, that's okay. Yan. Tatago ko na lang to. Para magamit niya na yung bago niyang bag.